Kilala ang Kimco pagdating sa mga scooter na binebenta nila. Bukod kasi sa affordable price nito, eh hindi ka din mapapahiya sa looks at good quality performance na ino-offer ng kanilang mga motorsiklo. Katulad na lang sa kanilang Super 8150, Italia 125, X-Town 300 at marami pang iba. And aware naman si Kimco na matindi ang kompetisyon ng mga motorsiklo dito sa Pinas. Kailangan lagi ka dapat meron bagong nilalabas nang sa ganon maraming pagpilian ng mga Pinoy. Kaya't heto, naglabas na rin si Kimco ng kanilang bagong naked bike na may kakaibang looks, magandang specs, at higit sa lahat, express legal din ito dahil ang 2022 K-Rider ay isang 400cc naked bike. Nako, mukhang may makakabangga na ang Duke 390 at NK400. Kaya tara, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa at ating pag-usapan ng motor na to dahil I'm sure na may bago na naman kayong pag-iipunan. Mukhang pinagtibay na talaga ng Kimco at Kawasaki ang kanilang relasyon dahil ang engine na ginamit sa K-Rider 400 ay galing sa ER4N. Marahil hindi kayo masyadong pamilyar sa motor na to dahil sa ibang bansa lang kasi ito naging available. Ang big brother lang niya kasi na ER6N ang nakarating dito sa Pinas. At this point, masasabi ko na kapag naging maganda ang sales ng K-Rider 400, pwedeng maglabas ang Kimco ng bigger version nito at hiramin ang engine ng ER6N. Pero para sa akin lang naman yon guys, yun lang naman kasi yung nape-predict ko. Alam nyo naman, minsan nagkakatotoo din ang hula ko. For sure, hindi nyo namamaliitin ang naked bike na ito dahil galing sa Japanese big names ang kanyang makina. Meron itong 399cc parallel twin engine na kayang bumira sa 43 horsepower at 37 Nm of torque. Para ma-visualize nyo kung gaano ba ito kabilis, kaya nitong ma-hit ang 100 kph in just 6 seconds. Kung ikukumpara natin ito sa Duke at NK, hindi naman ganun kalayo ang agwat ng mga power output nila. Pero dahil kasi sa bigat ng K-Rider, mukhang iiwan ito ng Duke 390 sa umpisa. Okay lang yan dahil bumawi naman ng K-Rider pagdating sa mga suspension nito. Siguradong maganda din ang magiging riding experience mo sa motor na to dahil ang kanyang rear shock at swing arm ay galing din sa ER4N. Hindi lang yun, alam nyo ba na meron na rin itong 7-stage shock absorber preload adjustability. And also, ganoon din sa kanyang front fork na mayroong shock absorber adjustability. Pagdating sa preno, parehas ng naka-Bosch ABS ang harap at likod nito. Good job ang Kimco dito dahil alam na rin nila na nagiging standard na sa mga motor ang magkaroon ng isang ABS, lalo na sa mga bigger displacement. Naka-LED na nga rin ang mga ilaw nito. Nakadalasan, ito na nga rin ang nagiging option ng mga motorcycle company dahil kasi malakas ang ilaw na binibigay nito. Nagkakatalo na lang talaga yan sa magiging kanyang disenyo. Sa puntong yan, hindi rin naman magpapatalo ang Kimco dahil sobrang kakaiba ang itsura nito at mas lalong nakadagdag sa angas ng K-Rider. Na-appreciate ko din ang 5-spoke wheels nito na normally, yung mga ganitong design ay makikita mo lang sa mga higher CC bike kaya hindi siya mukhang cheap. 120 naman ang lapad ng gulong nito sa unahan at 160 sa likuran. Meron na rin itong USB port sa ilalim ng head part just in case na may long rides kayo at malobat ng CP mo. Tingin ko need mo na lang bumili ng smartphone holder kasi wala kang mapapatungan while charging. Sa LCD panel naman, very basic lang siya. Colorful naman at madaling maintindihan ang mga detalye na binibigay ng iyong motor. Maganda din ang forma ng stock exhaust nito, medyo similar sa Ninja 650 at Z650. Pero tingin ko hindi naman din ito big deal dahil papalitan mo rin naman ito ng aftermarket exhaust. Ang motorsiklo na ito ay nagkakahalaga ng 155,000 New Taiwanese Dollar. Sa pera natin ay aabot ito sa 279,000. Kung ganito ang mangyayaring presyuhan sa K-Rider 400, mukhang ang tinapatan niya talaga ay ang Z400 at Duke 390. For me, kung magiging mas mababa ang presyo nito kaysa sa Duke 390 at Z400, pwedeng makatisod ang pambato ng Kimco. Dahil marami na rin kasi sa mga Pinoy ang naghahanap ng bagong naked bike na express legal. At isa pa, galing din naman sa Kawasaki ang engine nito. Doon pa lang tapos na usapan. Bukod dyan, para sa akin incomparable ito sa NK400 dahil 220,000 lang ang kanyang presyo. And nowadays, common na lang ang motor na to. Kaya kung ikaw yung tipo na naghahanap ng bago at kakaiba, tingin ko makukot ng K-Rider 400 ang atensyon mo. Yun, ano sa tingin nyo? Uubra nga kaya ang bagong panabla ng Kimco sa naked bike category? Let me know your thoughts at ikomento na lang yan sa baba.